Wasto at nasa proseso. Ito raw ang basehan ni dating Pangulong Noynoy Aquino para i-grant ang amnesty kay Senador Antonio Trillanes IV. Naalala raw niyang may dalawang sulat sa kanya si Defense Secretary Voltaire Gazmin patungkol sa pagsusuri sa mga application for amnesty. Nasa listahan daw noon si Trillanes. Ayon pa sa dating Pangulo, ang pag-a-apply ni Trillanes ng amnesty ay tila pag-aamin na rin ng pagkakasangkot niya sa pagkilos ng militar noon laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tanong niya, marami ang nag-avail ng amnesty, pero bakit tila si Trillanes lang ang napupuntirya? Kung void ang amnesty sa senador, ganoon din daw ba ito sa lahat? Naniniwala naman si dating Solicitor General Florine Hilbay, walang basehan ang pagbawi ng amnestiya dahil may certificate na hawak si Trillanes. Ang ibig sabihin nun ay dumaan sa lahat ng proseso yung kanyang application. Kaya walang kakayahan ang ating presidente na bigla na lang ikansela yung amnestiya na naibigay na. Ipinagtataka rin niya kung bakit ilang taon nang nakararaan ay ngayon lang sinabing void ang amnesty. 7 taon na yung amnestiya na ibinigay kay Senador Trillanes at sa kanyang mga kasama. Kaya tamang itanong ng mga mamamayan kung bakit ngayon lang parang tinitignan yung validity ng kanyang amnesty. Si Representative Gary Alejano na kasamahan sa Magdalo at nabigyan din noon ng amnestiya, iginiit na hindi basta-basta pwedeng ipawalang bisa lang ng Pangulo ang amnesty. Malinaw daw na isa itong paghihiganti. Maliwanag naman itong pagpatahimik na para wala nang magbabatikos at lumalaban sa kamalian at kalukuhan ng administrasyon na ito. Gigipitin ka. Hindi na rin daw siya magtataka kung ang nangyari ngayon kay Trillanes ay mangyari rin sa kanya. Pwede rin ang gawin sa akin. Ba't ako ay hindi ho tayo nababahala dyan. No? Tatayuan natin yan at hanapan natin ng legal na kaparaanan. We complied with all the requirements. Otherwise, you would not be granted amnesty. Pag-aaralan naman daw ng Commission on Human Rights ang implikasyon ng proklamasyong ito. Umaasa kami na mga karapatan po ni Senator Trillanes ay mapangalagaan sa proseso nitong mungkahin nilang pag-aralan nito. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, imbis na solusyonan ang krisis sa bigas, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ng gobyerno ang pagpapatahimik sa mga kritiko nito gamit ang mga pamamaraang ilegal at labag sa batas. Giit pa niya sa saligang batas, nakasaad na kailangan ng concurrence ng Kongreso ang anumang amnesty proclamation, kaya ganun din daw ang dapat gawin kung babawiin ito. At kung wala, ituturing daw itong ilegal. Ganito rin ang opinyon ni Senadora Risa Ontiveros. Ang ginawa raw na ito ng Pangulo, senyales ng umiigting na crackdown laban sa oposisyon. Apela pa ni Senador Bam Aquino, tama na at sobra na raw ang pananakot at pang-aabuso sa mga tulad ni Senador Trillanes na hinding-hindi magpapatahimik. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, dapat mabigyan ng pagkakataon si Trillanes na ma-challenge ang pagbawi sa kanyang amnesty. Si Senate President Tito Soto, hihintayin ang opisyal na kopya ng proklamasyon bago magkomento. Mariz Umali, GMA News.